Good day sa inyong lahat, mga fellow campers. Welcome back again to our channel. Isa na naman pong blessing ang dumating sa Maki 599 TV. At ito po ay maimbitahan muli ng mag-asawang camp owner na nandito sa may Santo Nino, Tanay Rizal. Maganda po dito, bagong-bago po ang kanilang campsite. Kaya sa video pong ito, ipapakita namin sa inyo kung paano pumunta sa campsite na ito, ang magagandang views sa paligid ng campsite, ang kanilang mga amenities, ito yung shower doon naman. Merong ano. At para mas masaya ang experience, inimbitahan na rin natin ang iba pang mga kaibigan na campers at vloggers na sila ang Enyenyerong Lakwatsero at I Love Camping Channel. Kaya ano pang inaantay nyo? Sit back, relax, and enjoy! Ano itong thumbnail? Camping namin sa Campwell, meron po kaming mga campers na nakasabi. Kung maaalala nyo yung pwesto namin, papakita ko dyan, yan, yung video nyo. Yan, yung mga, yung sila po yung naka-Hilux na blue. Kami po ay kinontak nila para meron po silang campsite pala dito sa may, yung daan po na papuntang Camp Hiatus. Camp Hiatus tsaka yung Empire Dragon, yan, magkakalapit po yung campsite na yun. Doon din po yung kanilang campsite. Bukod po doon, first time din namin nakilala ang Enyenyerong Lakwatsero at ang kanyang pamilya. Ganun din ang I Love Camping Channel dito sa Campwell na to. So yun, kita-kita po tayo sa campsite mamaya. Meron din po siyang river crossing. See you! Bivouac.
Wow, as in wow. Ang ganda rito. Tingnan nyo oh. Halos katabi lang yung panalo dito mga kaibigan. Tapos yan oh. Minsan lalakas yung hangin, minsan titigil yung lupa dito. Ayan. Hindi siya ganun katigas. Hindi rin mabato. Hindi, okay naman po. Kompleto naman kami. Pero dito na kami po pwesto para hindi na kami magawa ng mesa. Ito si Kuya. Ano pong name niya, sir? Ray. Ray, Kuya Ray. Kayo po yung katiwala. Siya po yung katiwala. Tulong ka kay Daddy mag-park, Kurt. It's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. As to me and you, oh, 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 I can't believe you love me, oh, 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 I just feel so lucky, oh, 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 still can't believe you love me. Dadaan na rin yung damo. Kaya naka-setup na kami. Woo, sarap. Sarap ng hangin, malamig. Nakakabit si Joseph ng DIY niya. Sa nag-DIY ng ang screen na yan. Para kapag umuulan, hindi kami matutuluan. Hindi kami maanggian. Tapos meron siyang hook magnet na yan. Yung magnet. Yan. Nilagyan ni Mrs. nung parang anti-insect sa gilid nung nakikita niyo yung powder na yun. Siguro sa langgam. Ayan o. Nabanggit din pala ng camp owner dito na sila ay naglaso ng ground dito kaya wala kayo masyadong makita ng langgam or insekto.
back, let there be light. Nice. Ganda ng sky, oh. Very cozy. Baka kulay, nag-iba. May violet, may blue, may red, may orange. Lahat na lang. Hello. Hello. Oh, ano itong thumbnail? Action. Bakit amber? Para hindi tayo lapitan na. Sa pa? Di yung... Ako yun eh. Yan ang... Yan, hindi rin nalapitan yan. Credit to Sir Ron dahil dun sa... Budol ni Sir Ron. Oh, budol ni Sir Ron. Dahil dun sa touch lamp na yun, oh. Galing. Woo! Sarap ng hangin, oh! Woo! Woo! My gosh! Good morning! Ang bivouac, mga kaibigan, ayon sa may-ari ng campsite ay galing sa term na bivouac, which means temporary camp ng mga soldiers. At ang pinakamataas na rango ng soldier na namamahala dito sa camp na to ay isang major. At ang kanilang nag-iisang anak na lalaki naman ay may nickname na Fourth, which means the fourth siya. Ang kanyang tatay naman ay the third, which means yung lolo niya ay junior. Pagsapit naman ng umaga, pinalipad na namin yung aming drone. Ayon sa aming kaibigan na isang professional videographer at photographer at ayon na rin sa mga YouTube reviews, isa sa mga magagandang oras para magpalipad ng drone ay umaga at hapon. Dahil sa mga oras na ito, hindi pa ganun kainit ang sikat ng araw. Pwede daw kasing mag-bloat yung battery ng drone nyo kapag masyadong mainit na ang araw at matagal na lumilipad sa ere. Maraming campsite ang nakapaligid dito sa bivouac. Isa na rito ang Camp Likas at ang Empire Dragon. Magkatabing magkatabi ang bivouac at ang Empire Dragon. Ngunit magkaiba ang kanilang daanan. At sa di kalayuan pa ay ang The Preserve. Ganun na rin ang katapat ng The Preserve, yung Camp Hiatus. Head bathroom. Tapos yung kitchen yun eh. Tingnan nyo yung CR nila. Boom! Tingnan nyo! Luwag! Diba? Oh. Tiles. Abiday. Teka. Oh, diba? Luwag. Ah. A solar. Oh, ganda ng mga fixture na ginamit na. Tapangan natin ito. Yun, oh. Diba? Maganda dito eh. May sabitan, may lalagyan ng patungan ng sabon,
Merong sink, lavatory. So, oh, di ba ang ganda? Analo. Tapos dito sa harap, meron din silang sink dito, lavatory. Parang kinda reminds me of ano eh, Camp Hiatus eh. Pareha sila ng setup ng bukas ba ito? Ah, bukas. Oh! Ah, ito yung shower room naman nila. Ganda, di ba? Oh, ganito rin sa Hiatus tsaka sa Dub Reserve eh. Yung may ano sa gilid na ganun. Para hindi madaling, para madaling linisin. O yan, gusto ko yung mga may ganyang CR, may sabitan, may patungan. Di ba? Ganda ng fixture na ginamit dito. Ganda rin ito. Bungad, bungad pa lang, di ba? Sana bukas. Oh, bukas nga. Oh, di ba? Medyo maliit ito pero pwede na. Maluwag pa rin. Compared dun sa isa doon sa kabila, mas maluwag yun nandun. Siguro parehas dito, shower room. Ah, hindi. Ano naman to? Comfort room. Sente. Tapos, ayan, may mga solar sila. Okay. Tapos dito, mga kaibigan, makita nyo. Dinrone ko yan kagabi. Yung paligid niyan, ano, may ilaw. Ayan, di secured naman. Tapos, may natutulog dito ng mga caretaker para magbantay sa inyo. So, tapos syempre may mga kapitbahay ka naman dyan. Di dun. So, hindi ka kakakabahan. Hello, good morning fellow campers. Okay, so ito yung current setup namin. Share lang namin sa inyo. So dito ako naglagay, dito kami naglagay ng kitchen sa likod. Ayan, nakikita nyo, medyo mahangin dito. Pa-sulpot-sulpot lang naman. Tapos andyan yung araw ngayon, morning. So doon nakatutok sa amin ngayon. Kaya naglagay kami dito sa gilid naman ng sunshade. Ayan, etong sunshade na to, maganda to. Kasi kahit umuulan, pwede mo siyang gamitin as bubong. Meron pa ring lulusot na mga ano, tubig. Pero hindi siya ganong kalakas. Pwede mo rin siyang gawing ano. Butas-butas din siya, parang mesh. Pero maliliit yung butas kaya hindi masyadong papasok yung tubig. So ginagamit ko rin yan talaga pang takip sa ano. So ngayon ito na yung aming bagong upuan na KZM. Kazimi. Yan. Tapos dito naman ang aming bedroom. Meron din pala kaming bagong budol dito. Yung aming bed. Yung aming bed, ito yung Naturehike na automatic inflatable. Lang, ayan. Kulay ano siya? Olive green. Hindi ko lang alam kung hanggang ganito na lang talaga yung kanyang tigas. Parang hindi masyadong malagyan ng tapos yun touchpad touch switch na lantern. Bagong budol yan, galing kay ano, binudol sa amin ni Sir Ron na nakita nyo dun sa may hidden stream. Yun yung first time na dun yung dinala niya. Naturehike din galing kay ano. By the way, dun sa mga gamit namin na interested kayo, nakuha namin yan kay Sir Dan. Punta kayo dun sa aming description box below. Makikita nyo dun yung aming mga yung link na yung mga gamit namin, kung ano yung mga meron kami. Tapos pwede nyo nang direkta dun i-order. Ito naman yung aking pride and joy para dun sa aking mga, sa aming mga first time or bagong subscriber. Ito yung aking power generator, portable power generator. Ginawa ko lang yan, no? DIY. This one is 84 AH. Pwede pa siyang i-upgrade hanggang mga 106 104 AH. Lithium ion phosphate.
type ng battery niya. So magaang magaang yung type ng battery na to, kaya makikita nyo, maliit lang yung box niya, pero ano yan, malaki na yung capacity nito. Tamang-tama na to sa mga 3 days na ano. Tapos sabahan ko pa ng 200 watts ko na foldable Tokyo brand na monocrystalline. Ngayon, dami kong ginagamit dito. So nagcha-charge ako nung para sa drone namin, power bank, tapos para sa ayun, kaka-charge lang kanina nung sa GoPro. Ngayon naman, ito naman, pinapa-under ko na ngayon yung aking ice maker. So para backup dun sa aming cooler. So kung gusto niyo matutong gumawa nitong ating power generator, I will leave the link on the description box below. Merong part 1 yan tsaka part 2. Okay? By the way, ito pala may 600 watts lang na ano to, inverter. Pero ang capacity nito is more or less 1,000 watts hour. Kasi yung 95 watts ko na TV, pina-under ko siya, no? Tinesting ko. Pina-under ko ng... So, umabot siya ng ano? Tapos umabot ng 10 hours ng dire-diretso yung... So, eto si Kurt naman. Ginagawa namin, binigyan namin malaking buto para hindi mangulit. Kanina pa kasi kahol ng kahol. So, maganda rito mga kaibigan. Mga kaibigan ng aming comfort food pad. Sa inyo, ano po ang inyong comfort food? Talagang mapapa... Comment below. Kung ano yung mga gusto nyong ipakita namin. Yung mga inyong comfort food, breakfast, na ma-share natin sa iba. Share ko ba? Hindi. Waffle dapat eh. Durog-durog po yung waffle niya kanina, kaya pumayag. Ay, medyo marating. Durog-durog yung kanyang waffle. Pero dun sa hiatus, ang ganda ng waffle niya eh. Tapos yun sa alalim ng puno ko, no? Huwag lang may malaglag na blessing. Meron na nga, oh. Ano ba yung dagta? Hindi. Pupuan na naman eh. Yung chip ko, baka malagyan ng dagta. Extra ano yun, extra sauce. Ew. Tapos sa hot choco pa, natunaw agad. Di mo napansin, no? May laglag. Lumingon ka lang ganun, tapos puk! Wala na! Subuhan mo ako. Wow, shoot naman. Hindi akin to. Bisik ka. Expect pa naman ako. Pakita mo naman sa viewers mo kung kumari sweet tayo. Ayan na. Hindi ko mag-smile, oh. Loko ka ah. Huwag na lang, salaksak mo yung tinidor sa lalang muna ko pa eh. Bakit sinusubuan na makita ko? Alam kong favorite na yan eh. Yummy. Thank you Ate Jing. Thank you Ate Jing. For the Nutella Ferrero. After naman ang aming napakasarap na breakfast, isa-isa nang dumating ang aming mga kasama dito. Una, ang owner ng campsite, sila Ma'am Mitch at Sir Doming. Hello po! Good morning! Nag-CR po! Kapo. Tipi pala tawag doon. Magkano per night? 1,000 per night. 1,000 per night. Pwede si Mami! Pag diba naman din yung quarters na tinatawag namin. Ah, pwede rin dyan. May CR siya. Oh, ano po siya, mag-safe siya 2,000. Eto na, unti-unti nang nakukompleto. Unang dumating si Permil. Eto naman si Serdong. Sarap na. Eto naman siya. Yung kay Sir kanina, lumipad yung awning. Nandito kasi nanggagaling yung hangin, kaya ako nilagay ko sa harap, sa gilid ng sasakyan yung awning para maharangan ng sasakyan ko yung hangin bago makarating dun sa aming tent at awning.
Kasi Sir Dong, inikot din niya yung kanyang sasakyan para yung awning niya nandun sa kabilang side, hindi hahanginin. Kanina kasi nandito yung awning niya eh. Sa kabila, yung camp likas naman, ito pala yung camp likas. Dami na rin no, campers. Shout out sa mga katabing campers namin dito sa camp likas. Shout out po sa inyo lahat. Bakit parang may mga stick-stick na nakabalubaloktot dyan? Dito mo? Ayos ah. Pansit. Ano? Crispy pansit? Crispy pansit. Pinirito mo to? Oo, pinirito. Ito sa'yo for me. Ay, hindi na. Okay lang po ako. Dami yan. Okay. Wala po ako. Napakadami. Sardong. Sardong. Sardong pa. At mga ilang saglit lang, dumating din naman si Sir Ron. Eh, paakyat. Kumana kayo ng konti. Diretso naman ako. Wala nang sign. May pangalawang ilog na maliit. Tinawid ko rin yan, may baryo na doon. Nagwawalis na mama. Siya nakapagsabi, ay bumalik po kayo. Tapos, nagtatalo pa sila kung pakanan ba, pakaliwa. Tapos nahanap ko rin yung matanda. Sabi niya, dito ka nalang mag-park. Ay, manong hindi po pwede. Woohoo! One, two, si Karta! Careful! Pero parating na po I Love Camping Channel. Hindi. Kala ko hindi ka makakasama eh. Buti kasama kayo. Hello. Dagitin yung drone mo! Nagdo-drone si Joseph. May nakita kami agila. Asan na yung drone namin? Ayo! Hala ka! Ay, puta! Oy. Oy. Oh my God! Naantag! Na ni Joseph yung drone niya kasi may nakita kami agila. Mac, ano nangyari sa'yo? Taranta na naman. Taranta na naman siya. Isa sa mga kultura at tradisyon nating mga Pilipino na naipamana sa atin ng ating mga nakatatanda ay ang sama-samang kumakain sa hapagkainan. At bago kumain ay nagdadasal muna tanda ng pasasalamat sa biyayang natatanggap. Lord, sa pagkakataon ito, kami po ay magpapasalamat. At kahit ano paman ang nakahain sa hapag,
ay masaya ang buong pamilya. Sa ganitong tradisyon ay pinagbubuklod ang buong pamilya at mas nagiging malapit pa sa isa't isa. At nawa ay may pamana pa natin sa mga bagong henerasyon ang ganitong tradisyon ng mga Pilipino. At ang camping ay isa sa mga magagandang paraan para mapagyaman natin ito. At para na din mas pahalagahan ng mga kabataan ngayon ang ganitong tradisyon kaysa sa mga teknolohiyang kanilang araw-araw na ginagamit. Wala kami kasing dalang marshmallow, kaya yung paa na lang. Marshmallow. So mamaya, pag mamaya, pag naluto yung mga paa nyo, kakainin nyo rin. Lamig talaga dito. Bivouac. Pero bakit ganun? Parang iba yung lamig dito sa preserve, tsaka parang may kakaibang ano eh. Mas malamig dito. Mas malamig dito. sa preserve nun, hindi naman ako nilamig ng ganito dito. Oh. Ha? Hindi masyado. So, anong bano yun? Parang may pa talaga malamig mo. December yun eh. Bagay na bagay kay Fort eh. Ito mo, playground niya dito eh. Kaya lang, naubusan na yata ng gasolina. Si Delica ba? Okay pa ba yun? Kaya matanda na si Delica. Lord God Almighty, for the friendship, we thank you. For the resources we have, that we're Father God Almighty, be with us. We bring this to you in the name of Jesus. Amen. 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 Bago naman kami umuwi, meron kaming isang tinulungang hilak sa nabalahaw dito sa may ilog. Mabuti na lang at naputol dun mismo sa may rope, hindi yung sa may pinagkakabitan sa sasakyan. Kaya naman, kinuha ko na yung aking recovery rope na medyo makapal. Okay mga kaibigan, maraming salamat po sa panonood. Bago po kami magpaalam, we would like to thank Sir Doming, Ma'am Mitch, and Forth for their hospitality. And more power to your campsite.